Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po'y babasa ng mabuting salita ng ating Panginoon na matatagpuan po sa aklat ng mga awit, Kabanata 91, Talata 1 hanggang 16. Kung inyo po nakita, ito po ang pagkakasabi. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsabi kay Yahweh, Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa karinga niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya ay matapat, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawaing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at nakatitiyak mong di ka maano, ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan, iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanyang mga kamay, ika'y aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leyong mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalan din. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Maraming salamat po. Ngayon po ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming banal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat po. Muli kami po ay nagkatipon-tipon, Panginoon, na may isang puso na kami po ay makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo sa araw na ito. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, humingi ng kapatawaran, minsan pa kung kami po ay nagkasala sa inyong paningin, at linisin niyo nawa ang aming puso at isipan, Panginoon, at naway maging karapat-dapat po kami sa inyong paningin. At ngayon po, Panginoon, dumaranas po kami ng pandemya, pero patuloy, Panginoon, na aming nararanasan ang iyong walang hanggang kabutihan, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Panginoon, patuloy niyo kami samahan at gabayan, ingatan, Panginoon, ilayo niyo po kami sa lahat ng uri ng sakit at tanging ang inyong pangalan lamang ang aming maitaas sa kalagitnaan ng ito at ang lahat ng ito ay tinataas namin na may papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you.
Magandang umaga po mga kapatid. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong isang linggo, Panginoon, na kami po yung ginabayan. Ikaw ay nag-provide sa amin, Panginoon, at pinatunayan mo na ikaw ay tapat sa lahat ng panahon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa bawat isa na narito upang makibahagi, Panginoon, sa pananambahan. Salamat sa mga awitan, Panginoon, at tunay po na nais namin itaas ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan mo para sa amin. Nais pong ilapit sa iyo, Panginoon, ang aming pananambahan. Kayo po ang maghanda para sa amin, Panginoon. Magkaroon kami ng pagkakaisa sa pakikinig ng iyong salita. At ganoon din po, Panginoon, ang iyong mensahero ay itago mo sa iyong likuran, Panginoon. At nang maihayag ng maayos, gamitin mo po siya, Panginoon, upang mabigyan din, Panginoon, ang mensahe mo sa amin sa umagang ito. Dalangin ko ang iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa aming mga pamilya, Panginoon, at sa bawat kapatiran, lalo na sa aming mga matatanda at sa mga kabataan, Panginoon. Sa dinadaanan po namin pandemya ngayon, Panginoon, ay nawa ay magkaroon kami ng iba yung focus, Panginoon, sa pagtitiwala namin sa iyo at hindi, Panginoon, sa kung anumang negativity na dulot na itong pandemic na ito, Panginoon. At nais ko rin ilapit sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga activity through online. Tunay, Panginoon, na hindi hihinto yung ministry, Panginoon, at walang makapigil dito, Panginoon, lalo na sa paghahayag ng iyong salita. Tulungan mo po ang aming bawat manggagawa, ang bawat kapastoran, ang aming pong mga elders, ang aming mga deacons, Panginoon, maging ang bawat ama ng tahanan at mga ina ng tahanan, Panginoon, ay gawin mong instrumento para kami po ay makalapit, magkaroon kami ng connection sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, at nang maihayag din namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa kanila. Tulungan mo kami, Panginoon, sa susunod pang mga araw, hanggang sa matapos, Panginoon, itong krisis na ito, maging sa lakbay namin bilang mga Kristiyano, Panginoon, at hinihiling namin ang paggabay ng Santong Espiritu, Panginoon, sa lahat ng aming mga gawain. At nais ko rin pong ilapit ang aming mga local officials, lalo na po ang aming Pangulo. Matanda na rin siya, Panginoon, at bigyan mo siya ng mas matibay na pangangatawan. At ganoon din po, Panginoon, karunungan, Panginoon, sa paglilid ng aming bansa. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pagkakaisa at ng pag-ibig, hindi lang sa aming bansa, hindi lang sa aming bayan. Ganoon din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Gawin mong instrumento, Panginoon, ang pagkakataong ito na magkaroon ng pagkakabuklod-buklod, Panginoon, ang bawat isa alang-alang sa pag-ibig namin para sa iyo, Panginoon. At ganoon din po nang mahayag ang pag-ibig mo sa amin. Dalangin ko ang iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa pansamantala naming kalayaan, Panginoon, at biya po rin po kami, Panginoon, ng concern para din sa aming kalusugan, Panginoon, magkaroon kami ng mas iba yung pag-iingat, lalo na't hindi namin nakikita yung aming kakalaban, Panginoon. At sa journey namin, Panginoon, dito sa spiritual battle na ito, Panginoon, ay huwag kaming magpapadaig, magkaroon kami ng mas maalab na pag-asa, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus, at makita namin yung mga bagay na ginagawa niya para sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong pag-iingat sa provisions mo, Panginoon, ay sa iyo kami aasa dahil wala kaming magagawa kung wala ka. Ito po ang aming samo at dalangin sa mga mister Pangalan Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Efeso, chapter 6, verses 18 to 20. Kung nariyan na po kayo, ito po ang sinasabi. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo na may pananangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong apoy pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Pagpalain po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang pananambahan po at maligayang pananambahan sa inyo sa umagang ito.
At tingnan po muna natin ang COVID-19 pandemic nito. As of September 16, 2020, 6 months after quarantine, no? Total infected, 2,034. Ang deaths po ay 4,732, 1.73%, or almost 2%. Recoveries po, 207,878, no, 76.16%, or 80%. Bakit natin ipinakikita ito? Para makita natin ang kagandahan at nakamamang salita ng Diyos na naging teksto ni Bishop Leal Congga noong first Sunday ng ng pag-ibig at awa ng Panginoon na walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. No, bakit ko po pinakita yung datos? Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila, ang katapatan ng Panginoon, ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Muli po, ang mga namamatay ay 4,732, no? Which is 2%. Ang ratio po niya is 1:50, no? Sa bawat 50 na infected, isang namamatay. Sa nakaka-recover naman po, 27,838, which is almost 80%. Ang ratio niya 4:5. No, sa limang infected, apat po ang nakaka-recover. Kaya napaganda. No? Bakit hindi tayo lubusang nalipol? O na, dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay walang katapusan. No? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil ang awa ng Panginoon ay walang katapusan. No? Hindi po natatapos ang awa ng Panginoon. Kung natatapos po siya, wala na, lipol na tayo. No? Pangatlo po, dahil araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. No? Kung hindi po bago ang habag niya, ang kanyang kahabagan, kada araw, lipol na po tayong lahat dito. No? At ang pangapat, dahil dakila ang katapatan ng Panginoon, talagang napakadakila ang katapatan ng Panginoon. Pagamat paminsan tayo, hindi tayo katapat. Pero ang katapatan ng Panginoon nandyan. Kaya hindi pa rin po tayo nalilipol. No? So, tingnan muna natin ang mga naunang talata. Anong kailangan gawin ng mga Kristiyano? Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So, anong kinakailangan gawin? Magpakatibay tayo. Saan po? Sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kung mananangan tayo, magtitiwala sa ating sariling kalakasan na lupay-pay tayo, manghihina tayo. Pero ang kalakasan na yan galing sa Panginoon, kaya pwede tayong magpakatibay, no? At ang kanyang kapangyarihan, napakalaki po niyan. Verse 11, gamitin niyo ang lahat ng gamitang pandigma na binigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng Diablo. Tunay po ng Diablo ay nandyan, no? Kaya kailangan gamitin ang lahat ng gamitang pandigma na na ibinigay ng Diyos sa atin, no? Para ano? Para malabanan ang mga lalang ng Diablo. Bakit? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kanilimang umiiral sa libutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamahan sa himpapawid. Yan. So, hindi po tayo nakikipaglaban sa mga tao, no? Kundi sa mga kanilimang umiiral sa sanlibutan ito at sa mga buong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya inulit po ulit, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos
Sa gayon, makakatagal kayo sa paglaban o dating araw na sa malakay ang masama upang pagkatapos ng labanan matatag pa rin kayong nakatayo. No? So, bakit meron pa rin kasamaan? Dahil nandyan po si Satanas at ang kanyang makampun. No? So, palagi po nating gamitin ang mga kasuotang pandigma na yan. Saan po galing yan? Mula sa Diyos. No? Para ano? Makatagal tayo sa pakikipaglaban. No? So, maging matatag tayo na nakatayo pa rin. No? Sabi nga riyan, upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ano yung mga kalasag na yon? Ayun yung mga kasagutang pandigma na yon. Verse 14, number 1, kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. So, ang katotohanan po na sinturon ay kailangan gamitin para kung meron tayong pasan-pasan ng mga demonyo sa mga balikat natin, no? Mabigat po yan, no? Sabi nga po ni Pastor Manny, kaya kung minsan naukot yung balikat natin, no? Na nagaganyan o kaya nakukuba tayo kasi mayroong mga espiritu na dumadagan sa atin, katulad ng spirit of unforgiveness, no? So yun. Pero ang katotohanan po, sabi ng Panginoon, sino man papatawad sa kanyang kapwa ay tatawarinan din ng Diyos, no? So yan po ang katotohanan. At isuot po natin ang sinturon. Ang sinturon po rin pwedeng hindi lang siya pang depensa, kundi pwede rin siyang pang opensa, no? Pag tinanggal mo, no, pwede mo rin siyang panghampas, no? Yan. So pangalawa, isuot nyo ang pagkamakatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Yung pagiging mabuti, yung pagiging mabanal. No? So, isuot po natin yan. Pananggalang po natin yan sa dibdib natin. No? Pero pag tatakbo ka, kaya patay ka. Ang titirahin ka sa likod. No? So, kailangan kapag losob-losob lang talaga. No? Walang takbo-takbo, no? No retreat, no surrender, no? So isuot natin yung pagmakatuwid, no? Bilang pananggalang, dahil sa likod natin wala nang pananggalang yon. Eh kapag takot ka, no, tatakbo ka, patay ka, isubating ka, papanain ka ng demonyo, no? Verse 15, isuot nyo bilang sapatos ang paging handa sa pangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. So, yun. So, yung sapatos, ito makita natin na mamaya yung hindi lang siya pang depensa, no? Pang depensa sa paa natin, no? Kundi ito ay pang opensa rin, no? Yung sapatos na yan. No? So, verse 16, hindi lang iyan, sa pangapat na po, gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunokso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyag. No? So, may panangga ka palagi. Ano ba yun? Yung pananampalataya natin. Para hindi tayo tablan ng mga panunokso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyag. No? Hindi lang yan pang depensa, no? Kung minsan yan din ang ang pang halibas mo, no? Kapag malapit na ang kalaban, pwede mo siyang hampasin, no? So naalala ko si Captain America, yung parang galang niya pag inampas niya sa kalaban, patay ang kalaban, eh. Sa verse 17, no, isuot nyo bilang helmet, yung panglima, no? Bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan, no? So dapat sureball ka, no? Na ikaw ay ligtas, no? Kaya para hindi ka mauntog, no? Kaya kailangan merong helmet, no?
Hindi ang helmet hindi lang pang depensa 'yan, ha. Pang-opensa rin 'yan, no. Kapag malapit ka na sa kalaban, pwede mo siyang i-headbutt niyan. Ha? Tulog ang kalaban niyan, no? At gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng Brand Espiritu. Magaling 'yan. Talagang ang salita ng Diyos ang panlaban, katulad ng pag-tukso sa Panginoon for 40 days and 40 nights, no? Ang sinagot lang niya kay Satanas na ayon sa salita ng Diyos, no? So, tatlong beses yan, no? Ginamit ng Panginoon, no? At yan talaga ang pang opensa natin, no? Espada, ang salita ng Diyos, no? Ang pangpito po na dapat gamitin natin sa pagpaglaban ay pananalangin. Kompleto po ang ating kasuotang pandigma, no? Bagamat binigyan ko ng emphasis na yon, no, na pwede rin lahat yun pang opensa, no? Apat na pang depensa at tatlong pang opensa, no? Being constant in prayer, maging palagi ang na manalangin. Yan po ang ating topic ngayon. At ang tanong po, bakit maging palagi ang manalangin? No? Bakit maging palagi ang manalangin? Dahil kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay sundalo ng Diyos at kalaban ni Satanas. Pero kung ikaw ay tutulog-tulog, hindi ka mananalangin. Tulog nga eh. Kasi siyempre, hindi ka nananalangin. Kaya harmless ka sa mga kampon ng demonyo, no? Harmless ka, ha? Kapag hindi ka nananalangin, no? Tanong, kailan dapat palagi ang manalangin? Una po, sa lahat ng pagkakataon o oras o panahon, sa talatang 18, ang sabi po riyan, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa ibang salin po, na sa lahat ng oras o sa lahat ng panahon, no? So, kailangan manalangin sa lahat ng pagkakataon, no? Hindi lang po kada umaga o kaya. So, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon, no? At huwag lang yung kung kailan natin gusto, saka lang tayo manalangin, no? Kalaban, hinihintay tayo ng ganyan, no? Hindi tayo na magtamad-tamad, no? Kailan dapat patuloy palagi ang manalangin, no? Sa lahat ng pagkakataon, no? Oras at panahon. Pangalawa, kapag may pangangaral ng magandang balita, no? Kapag meron pong nangangaral, kailangan patuloy at palagi ang manalangin, no? Sabi sa verse 19, ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mga ngaral ako, no, na magandang balita na inilihim noon. The verse 20, sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral na magandang balitang ito, no? So yan, kailangan na ipanalangin natin sila, lalo-lalo na yung mga nangangaral ng magandang balita, no? So, sa verse 15, nasabi riyan, isuot nyo bilang sapatos ang paghinganda sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Ito po yung pangatlo na gamit natin sa pagpaglaban, no? So, yung mangaral ng magandang balita, no? So, kailangan ipag-pray palagi yan, no? Bakit? Sa Genesis 3:15, sabi roon, kayo ng babae, aking pag-aawayin. Ito po yung ahas saka si Eva, no? Binimot, bininyay, lagi kong paglalabanin. Ang bininya ang dudurog sa iyong ulo, na sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. So, ang bini, ang Panginoon sa Kristo, dinurog niya na ang ulo ng kalaban doon sa krus ng Kalbaryo, no? At ang sakong naman niya, no? Ang kalaban naman ang tutuklaw, no? Kaya merong sandalyas dapat, eh,
no? At yan po ay yung pangangaral ng mabuting balita, no? Magandang balita. Sa Roma 16:20, ang pagkakasabi riyan, sa Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. So hindi lamang ang Panginoong Kristo ang siyang dudurog, kundi tayo rin ng mga mananampalataya. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Kristo ay sumenyo, no? Tingnan po ninyong mabuti 'yon. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong, no? Hindi po ng kanyang, no, mga paa, kundi ng inyong mga paa. So kasama po tayo doon. Kapag ikaw ay nangangaral ng magandang balita. So paano dapat palagi ang manalangin? Paano, no? Sa patnubay o tulong ng Banal Espiritu. Talatang 18 po yan. Sabi riyan, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. No? So, pag nananalangin po, hindi pwedeng sariling panalangin, kundi sa pamagitan din ng tulong o patnubay ng Espiritu Santo. Sabi nga sa Judas 20, sabi roon, ngunit mga minamahal, magpatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya, lagi kayong manalangin sa tulong ng Banal na Espiritu. Ayun po sa ang salita ng Diyos, ang temporary Bible. Sa Romans 8:26 po ang pagkakasabi, ganyan din naman, natulungan kayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, no, sa sinabi ko na po kanina yan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa parang hindi natin kayang sambutin. Kaya kung minsan kapag nanalangin tayo, kung minsan hindi na, mismong tayo, hindi natin naintindihan. Bakit? Dahil ang Banal Espiritu ang siyang dumarating na. Sa 8:27, sa Roma pa rin, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos, no? So bakit nagkakatugma sila? Dahil sa kalooban ng Espiritu at kalooban din naman ng Diyos, no? So nasasaliksik ng Diyos ang puso natin at nalalaman niya, no, ano ang kalooban ng Espiritu, at ang Espiritu naman ang siya namamagitan, no, para sa atin sa kalooban naman ng Diyos. So yan, kailangan sa patnubay ng paano dapat palagi ang manalangin, sa patnubay tulong ng Banal Espiritu. Pangalawa po, na may pagtsatsaga at pagsusumamo. Sa talatang 18, at sa bagay nito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo, no? So kailangan po kapag nananalangin, no, kailangan merong pagtsatsaga, no? Dahil kapag walang pagtsatsaga, ha, walang nilaga. Yan. So kanino dapat ang palagi ang ipinananalangin? Kanino? Sa lahat ng mga pinabanal o inirang ng Diyos. Sa talatang 18, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal, no? Ayon po sa footnote ng salita ng Diyos, pinabanal, no? Sa Griego po, Agios, na ibig sabihin ay itinuring ng Diyos na sa Kanya. Itinuring ng Diyos na sa Kanya. Kanya na tayo, no? Yan ang ibig sabihin ng pinabanal. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal. Eh kung hindi tayo magiging banal, paano tayo magiging Kanya? Yan. Ha? So, pinabanal tayo. At ipag-pray ang mga bagong mananampalataya, madali silang madaya ni Satanas. Pag mayroong mga bagong mananampalataya, pag-pray po natin sila. Na? Bakit? Madali silang madaya ni Satanas.
Mag-pray din ang mga may edad na sa pananampalataya. Bakit? Kung minsan sila pang ginagamit sa Satanas para matisod ang mga bata pa sa pananampalataya. Saktan ka ba, kapatid? Ha? Saktan ka? Ha? So, huwag maging katitisuran. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon, no? Kailangan na bitinan ng gilingang bato sa lihig at itapon siya doon sa gitna ng dagat, no? Yung mga katitisuran, no? So, pag-pray din, alam nyo kung sino pa yung matatanda, yun ang ano, basaway. So, sino ang dapat na palagi ang ipanalangin? Sino? Sa lahat ng mga pinabanal, no, inirang na Diyos. Pangalawa, sa lahat ng mga nangangaral ng magandang balita. Sa lahat ng mga nangangaral. Panalangin din ninyo ako sa tuwing mga ngaral ako, no, ng magandang balita. Si Apostol Pablo po yan. At bakit kailangan ipanalangin si Apostol Pablo? Verse 20, sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balitang ito, no? Na siyang dahilan ng pagkabilanggo ko, no? Si Apostol Pablo, umiingi pa rin ng prayer kahit na nakabilanggo na siya, eh. Ang kung makita natin sa mga gawa, kabilaan na nababantayan siya at nakagapos siya roon, nakaposas siya sa dalawang bantay, no? Eh, magandang pangangaral din ng magandang balita yon, dahil walang palag yung dalawang bantay, eh i-witnessan niya lang yung dalawa, wala na, wala silang kawala, no? Kung tatanggapin nila o tatanggihan nila ang Panginoon, no? Pero yan po ang hiling ni Apostol Pablo, no? Kahit na nakabilanggo na siya, gusto pa rin niyang ipangaral, no, ang magandang balita, no? So ito ang tandaan, walang labanan kung hindi ka mangaagaw ng kaluluwa sa mga kampo ng Diablo. Ipangaral ang magandang balita. Ipangaral po ang magandang balita. Walang labanan, no? Kung hindi ka mangaral. Ibig sabihin, kung walang naliligtas, Satanas at ang kanyang mga kampon ay nananalo sa labanan. No? Nananalo sila kapag walang naliligtas. No? Sa inyong pag-oobserba sa ating kanyang PBC and churches, sino-sino ang nag-iibanghelyo ng nangangaral ng magandang balita? Sino-sino? No? Kadalasan po, mga pastor lang at mga leaders ng church. Pag-pray natin sila kasi sila ang nasa frontliners ng labanan, eh. Kapag nangaral ka ng magandang balita, nangunguna ka. No? Nangunguna ka sa labanan. No? Nasa frontliners yan. Eh, ikaw, nangaral ka ba? Tanong, anong dapat na palagi ang ipanalangin sa mga nangaral ng magandang balita? Una po, nabigyan sila ng Diyos ng wastong pananalita. Kapag mali ang pananalita, kahit na anong ganda ang inam ng iyong pagbigkas ng mga pananalita, wala rin yan. Dapat wasto o tama iyong pananalita. Pangalawa, nabigyan sila ng katapangan para maipahayag ito. Kapag nauna ka kasi ng hiya, hindi mo na maipahayag, hindi mo na masabi ang magandang balita. No? Kadalasan sa akin, nangyayari po yan. No? Instead na huwag mahiya, no? Nagiging walang hiya. No? Tinignan ko po yung lahat na mga salita dito sa ating talata, no, sa talatang 18. Ating makita doon yung with all prayer, no, sa lahat ng
panalangin. Sa lahat ng panalangin. Sa lahat ng 18. So, ipag-pray lahat, no? Lalo na kaaway. Pangalawa po, at all times, sa lahat ng panahon, no? Mapabuti man o mapasama ang panahon, mag-pray. No? With all perseverance na may buong pagtsatsaga. No? Sabi nga natin kanina, may pagtsatsaga, may nilaga. Kung hindi ka magpapatuloy sa pag-pray, walang nilaga. No? Pangapat, for all God's people. No? Para sa lahat ng mga tao ng Diyos. No? O sa mga lingkod ng Diyos. Talatang 18. Dahil sila ang target ni Satanas at ang kanyang mga kampon. Palagi nating ipag-pray yan. Mapabata man, mapamatanda man, naglilingkod man o hindi naglilingkod, nangangaral man o hindi nangangaral ng Ebanghelyo, pag-pray natin sila. Target sila ni Satanas. Wala pong ano rito, libre, no? Ay, taga-panood ka lang, no? Eh, target ka rin, no? Kapag ikaw ay mananampalataya kay Kristo, alagad ni Kristo, Kristiyano, no? Anak ng Diyos, no? Target ka ni Satanas. No? So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon. Tunay nga po na gabayan nyo ang bawat isa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, amin pong itinataboy ang mga lalang ng demonyo, lalong-lalo na sa amin bilang isang mananampalataya. Tulungan nyo po ang bawat isa sa amin. At lukuban ang inyong makapangyarihan at banal na dugo ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na po sa bawat pamilya ng PBC yung family, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang manguna at maggabay, magbigay ng pag-iingat ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Sorry, Jack.
Panginoong tinapay, communion, at pagsalamat tayo sa Panginoon sa oras na ito na meron tayong ganitong gawain. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, magbukas kayo sa akin sa 1 Corinto 11, magsimula po sa 23, ating pong pakinggan at babasahin tayo ng Diyos na galing kay Pablo. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this to remember me." In the same way, He took cup also of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink the cup, you are announcing the Lord's death until He comes. So anyone who eats this bread or drinks the cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many among you are weak and sick, and some have even died." Meron pong dalawang okasyon ang mahalagang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol dito na dapat nating alalahanin. Una, habang ginagawa natin ito, sabi niya, dapat gawin niyo ito bilang paggunita, pag-alaala sa akin. Sabi ng Panginoon mismo, yung unang ay yung huling Lord's Supper na kanyang ginawa kasama ng kanyang mga alagad. Sinisimbolo po ito ng tinapay na nabugbog, ang katawan ng Panginoong Hesus na nabugbog doon sa krus ng Kalbaryo, at sinisimbolo rin ng alak ang kanyang dugong tumigis pambayad sa ating mga kasalanan. Ito pong inaalala natin. Ang dakilang sakripisyo ng Panginoong Hesus nung siya ay mapako sa krus para sa ating mga kasalanan, siya ay nalibing at sa ikatlong araw muli siyang nabuhay. Alalahanin po natin yan. Sinisimbolo ng tinapay ng ating pagsasaluan at ng saro ng alak, sinisimbolo yung kanyang dugong tumigis, tanging panghugas ng kasalanan. Ganun din po, titignan din natin dito, sabi niya, ang isang bagay, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Habang ginagawa natin ito, ay iniahayag din natin, hindi lamang yung kanyang kamatayan, pagtigis ng dugo para sa atin, ganun din iniahayag natin ang kanyang maligayang pagbabalik. So, dalawang napaka-importanteng okasyon po yan. Very relevant po sa ating mga Kristiyano yan, dahil dito sa sakripisyo at kamatayan ng Panginoong Hesus ay naugnay tayong muli sa Diyos. Karoon tayo ng buhay na walang hanggan, napatawad ang ating mga kasalanan completely, at ngayon sa kanyang pagbabalik, masaya tayong naghihintay sapagkat pangako niya, isasama niya tayo sa langit. Pero may paalala po siya rito bago natin gawin ito. Sabi niya, kailangan magsiyasat ang tao maging karapat-dapat. Karapat-dapat na po tayo dahil nung sa palatayanan natin ng Panginoon Hesus ay binigyan karapatang maging anak ng Diyos at pinatawad ng ating mga kasalanan. Subalit sa pang-araw-araw ating buhay ay di natin maiwasang magkasala, di natin maiwasang madumihan tayo. Kaya tayo magsisiyasat ngayon bago natin tanggapin itong tinapay na simbolo ng kanyang katawan at itong saro ng alak na simbolo ng kanyang dugong bigis para sa atin. Tayo po iya, lumapit sa Panginoon at magsiyasat tayo ng ilang saglit. Lumalapit po kami na mapagpala sa lahat sa inyo. Amin pong sinisiyasat ang aming mga sarili sa iyong harapan. Mga bagay na matagpuan mo sa aming mga buhay, sa aming mga puso, na hindi kalugod-lugod sa inyo, bago kami magsalo-salo rito sa tinapay na simbolo ng iyong katawang
binugbog ng dahil sa amin at yung saro ng alak na natigis para sa aming makasalanan. Patawad mo po ang lahat ng aming kasalanan, pagsalangsang sa iyo, at linisin mo kami upang maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan sa pagtanggap namin ng dalawang elementong ito. Kuya aming sa amin, in Jesus' name. Nung gabing ipagkanulo ang Panginoon ay dumampot ng tinapay. Kanyang pinagpirapi raw sa ito at nagpasalamat sa Diyos na sinasabi, "Ito ang aking katawan na bugbog ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito bilang paggunita sa akin." Gawin po natin sabay-sabay, tanggapin natin ang tinapay. Sa ganun ding paraan, sila yung makahapon ay dinampot ng Panginoon ng saro ng alak na sinasabi, "Ito ang aking dugo, sinisimbolo, tumigis sa krus ng Kalbaryo, panglinis ng kasalanan. Tanggapin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po natin sabay-sabay ang saro. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Papasalamat po kami ang mapagpala sa lahat. Muli mo kaming hinamon sa mensahe ngayong umaga. Pamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, na dapat po kaming manalangin palagi. Yan ang utos mo sa amin. Palagi kaming lumapit sa iyo sa pamagitan ng panalangin. Palagi kaming mag-persist sa aming mga panalangin, magpag-ugnay. Ito'y tanda ng aming kaugnayan sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami sapagkat may pakikipaka sa sanglibutan ito. Kahit na kami mga anak mo na, Panginoon, ay marami pa kami sinasalung na mga challenges. Kaya dapat namin ipanalangin yan, dapat namin ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. At dapat kami makipag-ugnay sa iyo, pamagitan ng mga panalangin, pamagitan ng mga salita, Panginoon. Kaya natuto kaming palagi nang lumalapit sa iyo sa aming panalangin ng pagpupuri sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Papasalamat din kami na ngayon ay maaari namin alalahanin muli sama-sama ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin, na sinisimbolo ng tinapay, iyong katawang nabugbog para sa amin, sinisimbolo ng iyong dugong tumigis itong alak ng aming pinagsaluan upang malinis ang aming mga kasalanan. Salamat po. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay kung kami naghihintay sa iyong maligayang pagbabalik at maging banal, malapit sa iyo ang aming paglakad, Panginoon. Araw-araw, tumalago, araw-araw, ay lalong purify, sanctify ang aming mga buhay. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, pingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.